Hinanap niya akong kanyang abang alipin, banal na ina, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang mag-ina, upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanig mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako patuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod.
Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Maria, mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noy araw ng paghahanda at araw ng mga Hudyo na manatili sa krus at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon niya ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawalang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali.
Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin sa ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng sambayanan o bilang ina ng simbahan. At lagi pong ipinagdiriwang ang kapistahan na ito o ang pag-alala na ito Lunes pagkatapos ng pagdiriwang ng Pentecostes. At tandaan natin kahapon, sa tulong ng Espiritu Santo na bumaba mula sa langit, ang Espiritu Santo na ito ang nagbigay ng kapangyarihan upang ipalaganap ng mga alagad ang misyon patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa mga gawa ni Jesus. At tandaan natin nung mga oras na iyon, hindi lang mga alagad ang naroon, kasama ng mga alagad, si Maria. At si Maria ay hindi lamang naging ina ni Jesus, bagkos siya ay naging ina ng mga apostol ni Jesus. Siya ay naging ina ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung mapapansin po natin, mismong si Jesus ang naghabilin sa atin na ang kanyang ina ay ating magiging ina. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang alagad? Ginang, narito ang iyong anak. At ang sinabi naman ng alagad, narito ang iyong ina. Pero bago pa sinabi ng kanyang alagad na narito ang kanyang ina, si Jesus, inihabili na tayo kay Maria. Kaya nga, bilang mga Katoliko, hindi naman talaga natin sinasamba si Maria. Hindi naman talaga natin sinasamba ang ina ng Diyos. Bagkos, nandoon yung ating pagbibigay ng respeto sa Kanya dahil si Jesus mismo ay hinabilin tayo sa Kanya. Kaya nararapat lamang na kay Maria nandoon yung paggalang. Kay Maria nandoon yung ating respeto. Kaya nga kay Maria, siya ang nagdadala sa atin palapit kay Jesus. Siya ang nagdadala sa atin palapit sa Diyos. Siya ang nag-uugnay sa atin upang ang panalangin natin ay tugunin ng Diyos. Tandaan natin sa napakaraming kwento na si Maria nung humiling kay Jesus, natanggihan ba ni Jesus ang kanyang ina? Hindi. At yun marahil yung pagpapaalala sa atin sa araw na ito, na tayong lahat ay inabilin ni Jesus sa kanyang inang si Maria, dahil kailanman si Maria ay hindi matatanggihan ni Jesus. Si Maria kailanman hindi matatanggihan ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid ang buhay ni Maria, marahil sasabihin natin, napakamapalad niya dahil siya ay naging ina ng Diyos. Pero kung tutuusin ang lahat ng pinagdaanan ni Maria, hindi naman madali. Mahirap din ho ang pinagdaanan ni Maria. Sa napakabatang edad, tinawag na siyang maging ina ng Diyos. At nung siya ay nagdadalang tao, maraming pag-uusig ang kanyang naranasan. Nung ipinanganak niya si Jesus, nandoon pa rin, takbo dito, takbo doon, tago dito. At nung nakita niyang si Jesus ay nahihirapan, di ba masakit yun para sa isang ina? Pero nalagpasan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa kanyang pagtitiwala at dahil din marahil sa tiwala ng Diyos sa kanya. At marahil sa araw na ito, sa pagdiriwang natin o paggunita natin kay Maria bilang ina ng simbahan, hindi man tayo perpekto, hindi man perpekto ang simbahan,
Hindi man perpekto ang komunidad na meron tayo, pero sa tulong ni Maria, ang lahat ng mga bagay na mahirap harapin ay kayang malagpasan. Dahil si Maria, sa tulong ni Maria, tayo din ay pwedeng maging kagaya niyang puno ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lumapit tayo sa mahal na Birhen at itbulong natin sa Kanya ang ating mga panalangin, dahil alam naman natin na walang inang nagpapabaya. Walang ina ng Diyos ang nagpapabaya. At siya mismo ang magdadala ng ating mga panalangin palapit kay Jesus, palapit sa Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, lumapit tayo sa mahal na Birhen, ibulong ang ating mga panalangin, at hayaan natin ang mahal na Birhen sa tulong ng kanyang pagtitiwala at ating pagtitiwala sa kanya. Diringgin ng Diyos ang ating panalangin na hindi niya tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasa sakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sang bayan na.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ang katugusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan. Kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinupkop. Sa krus, inabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad ay nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakit mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo sa sapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagmananawa ko ang katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maria,
is simple and fair. In loving God, you're the whim and Mary is your name. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin po sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Para naman po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal at mabuting balita ay may laganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.